Hello mga ka-Car Talks! Welcome sa ating unang episode ng Car Accessories Reviews. Ang ating re-reviewin ngayon ay itong Mi Dashcam 1S. Okay kaya ito at worth your money mga ka-Car Talks? Tara, pag-usapan natin. Let's roll! Bago natin ito i-review mga Car Talks at bago natin itong i-unbox, magpasalamat muna tayo sa nagpahiram ng dashcam na to. Ito yung Maricel Online Store. Pwede nyong i-click yung link niyan na kanilang shop sa baba. Makakabili ka ng marami pang mga car accessories at iba pang mga gadgets din sa online store nila. So, simulan natin. Ano ba yung mapapansin natin dito mga Car Talks? Sa harapan niya, makikita mo yung actual picture nung dashcam. Ito rin yung laki niya, yung actual laki nung dashcam na ito. Makikita niyo yung tatak niya, yung Mi Dashcam 1S. Tapos sa ilalim, sa gilid, makikita niyo yung features niya. Yan, halimbawa yung StarVis, Accident Video, High Quality Screen, at Touch Control. Hindi siya touchscreen, ano mga Car Talks, kundi touch control siya. Mamaya pag-usapan natin yan. At sa magkabilang gilid, makikita niyo yung Mi branding niya, o yung Mi na tatak niya. At sa ilalim, makikita niyo naman yung kanyang iba pa mga features. Mamaya makikita natin. Ipapakita ko sa screen kung ano yung mga features nito. So, yun lang. Yun laman ng kanyang yung labas ng kanyang box. So, ngayon, pag-usapan naman natin mga Car Talks. Ano naman yung laman itong box na to? So, unbox natin, ano? Natanggal ko na kanina yung plastic niya mga Car Talks. Kaya, madali na siya ngayon buksan. Mabuksan na lang natin. So, hatakin mo lang siya. Then, bubungad agad sa'yo yung dashcam mismo. So, putin lang natin siya. Maganda. Maganda yung kanya. Mamaya, tingnan natin pa. Gilid muna natin siya, no? Tingnan natin kung ano ba yung laman pa nitong box. So, alisin nyo yung unang layer, yung pinaglalagyan ng dashcam. Tapos, makikita nyo ngayon yung kanyang document sleeves. So, paano ba natin kunin to? So, ito yung kanyang document sleeves. Yung kanyang document sleeves, may laman niya mga documentation at nandito na rin yung kanyang film. Dito mo siya ididikit sa iyong windshield. So, mamaya pag-usapan natin yung mga Car Talks. Ano pa? Nandito yung kanyang suction cup na may 3M. No, kaya meron siyang film dito, no. Dito mo siya ididikit. Yan, sa windshield mo. Tapos, meron ding extrang 3M na tape para in case na magkamali ka or matanggal siya, meron kang 3M na tape. Ano pa? Ito yung kanyang USB power cable, ano. So mahaba. Okay na okay siya mga Car Talks. At ano mapapansin natin dito? Siya ay micro USB, hindi kagaya ng mga nakikita natin ngayon na mga dashcam na mini USB pa, medyo luma. At mahaba siya. Tabi natin. Ano pa? Ito naman yung kanyang cigarette port power adapter na may USB. So, ganda diba mga Car Talks? Meron siyang USB charging. Next, isa pa yung kanyang kalimutan ko na tawag dito eh. Pero ito yung pantak ng wires mga Car Talks. Diba? Iipit mo siya sa kisamin ng sasakyan mo. So, para maitago mo mabuti yung wires, pantatak mo siya doon. So, meron, good to know na meron siyang kasama nito para hindi ka mahirapan maglinis ng wirings mo pag kinabit mo na siya. So, yun lang. No? Yun lang yung laman ng kanyang box. So, tabi muna natin sila. So, ngayon mga ka-Car Talks, na na-unbox na natin itong Mi Dashcam 1S. Pag-usapan muna natin, ano ba yung mga specs niya bago natin siya i-physically inspect mamaya. So, itong Mi Dashcam 1S, mga Car Talks, ay may camera field of view ng 140 degrees. So, wide angle yon ano? At meron din siyang f1.8 na aperture, yung kanyang lens. So, makakasiguro tayo na okay siya sa low light shoot. At ganun din, meron siyang 6 glass na lens. At ang maximum resolution ng recording video nito ay 1080p o full HD na siya. Kaya malinaw, no? At meron siyang built-in battery. Meron siyang Wi-Fi connectivity at compatible siya sa Android 4.4 or iOS 8.0 and above.
at supported niya up to 64 gig ng micro SD na class 10 or above. So magaganda yung mga features niya ng mga Cartox, medyo advanced siya ng konti sa mga nabibili natin mga dashcam. So tingnan natin ang materials niya mga Cartox. Una niyo mapapansin, plastic lang, plastic yung built niya. Pero hindi naman siya yung basta-bastang plastic, ano, yung matibay at magandang klaseng plastic yung pagkakagawa sa kanya. Pag tinanggal niyo to, makikita niyo yung kanyang lens. Ayan, ganda no mga Cartox ng kanyang lens. At dyan na rin nakasulat yung mga specs niya, no. Sa gilid, makikita niyo yung lagayan ng kanyang micro SD. At sa kabilang gilid naman, wala, blanco, no. Sa itaas, ito yung kanyang lagayan ng suction cup niya. Ito yung kanyang charging port na micro USB at ito yung kanyang power button. Sa ilalim, makikita mo yung reset at yung kanyang microphone. O, nakakapag-record ito ng sound, mga Cartox. Then, dito na tayo sa screen. So, yung kanyang screen, mga Cartox, ay hindi siya touchscreen. Pero, meron siyang soft touch controls dito. No, yung apat na dot na yan na nakikita nyo, mga Cartox. Meron siyang soft touch control. So, power up natin para makita natin. So, sinaksak ko muna siya mga Cartox, no, para magkaroon siya ng power. By the way, ang image sensor pala nito mga Cartox ay Sony IMX307. So, okay na rin yung kanyang mid-range na sensor. So, power up natin siya gamit yung power button dito sa taas, no. So, makikita nyo yung kanyang logo. Parang shield. So, pipili ka ng language. Para mapili yan, gagamitin mo yung touch, soft touch control niya dito. So, okay. Welcome. Tapos mga... Okay. So, ngayon, hinihingan niya tayo ng memory card para mag-record. So, nakita nyo yung interface niya, no, mga Cartox. Mamaya, o sa mga susunod na part ng video, papakita naman natin yung ano yung itsura niya kapag nakakapit na siya sa sasakyan natin. So, doon tayo sa next part ng video. So, ito ngayon mga Cartox. Makikita natin yung actual shots niya while driving. Pasensya na mga Cartox kasi wala tayong night shots. Kasi, alam nyo na, mahigpit yung curfew dito sa amin. Kaya hapon na ako nakapag-shot ng video na ito. Una ko rin napansin dito na very easy to operate siya mga Cartox. Basta masaksak mo siya sa secret port ng kotse mo, start na agad siya ng recording. Kaya ayos na ayos. Kaya ngayon, tingnan natin yung sample video niya para makita natin siya in action. Nakikita niyo mga Cartox sa video na talagang malinaw yung shots niya. Given na hapon na yan, tapos medyo konti na yung liwanag ng araw, pero malinaw pa rin. At take note mga Cartox, yung aking windshield ay may light tint. So given all that circumstances, talagang malinaw siya. Napansin ko rin na enough na yung kanyang 140 degrees na field of view para makapture yung mga details sa harapan natin mga Cartox. At hindi lamang yan, meron din siyang parking monitor at emergency recording. Yung parking monitor mga Cartox, patuloy pa rin siyang magre-record kahit nakapark na yung kotse mo. Thanks to the built-in battery niya, kaya nagagawa niya ito. Yung emergency recording naman mga Cartox, kapag inactivate mo siya, mare-retain niya yung video mo for emergency purposes. Hindi niya yon i-override. So, anong masasabi natin overall sa Mi Dashcam 1S mga Cartox? Okay ba itong ilagay sa ating mga kotse? Well, sa halagang less than 3,000 pesos, hindi talaga siya kasing mura noong mga mumurang dashcam na makikita natin sa Lazada na generic brands. Pero Xiaomi ito mga Cartox, kaya talagang mahusay sila gumawa ng dashcam na comparable naman dun sa mga sikat at mamahaling brands like Transcend. Nakita nyo naman na mula sa build quality hanggang sa actual footage niya, okay na okay siya mga Cartox. Kaya sa mga naghahanap ng quality dashcam na hindi kasing mahal na mga sikat na brand, I will definitely recommend to mga Cartox, tong Mi Dashcam 1S. So, ayan lang muna mga Cartox, no? Muli, nais natin pasalamatan yung Maricel Online Store sa papapadala ng dashcam na ito para ating ma-review.
Bili na kayo guys sa online shop nila kung gusto nyo ng mga affordable gadgets. Nasa description ang link na kanilang shop. At syempre, thank you rin sa patuloy na panonood sa ating channel, mga ka-Car Talks. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button at sabay mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bago nating episodes. Till our next video, remember, ride safe and enjoy!